So, kilala mo si Francis Leo Marcos? Yes! Kilalang-kilala ko to. Idol kilala ko to. Yun. Opo. Oo. Habang ako ay nag-iikot, nakita ko sa isang sidewalk ang isang nanay na nagtitinda ng kakanin. Mga oras na yon ay tanghali na. So balit nagulat ako, marami pa rin siyang mga tinda. Agad ko siyang nilapitan at kinausap. Dito na pag-alaman ko na idol pala niya si Francis Leon. Ano meron ka niyan? Ang pangalan? Dito ako sa... Ang pangalan ko? Oo. Rita Baybayanon. Rita. Nanay Rita, kumusta naman yung pagtitinda mo ng ganito? Kumusta naman ang kita? Okay lang po kahit matumal. Tiyaga lang. Tiyaga. Para lang kumita. Oh, ilan anak mo? Anak ko po, anim. Anim? Anim. Anong trabaho ng asawa namatay mo? Namatay yung dalawa. Apat na lang. Oo. So kilala mo si Francis Leo Marcos? Yes! Kilalang-kilala ko to. Idol kilala ko to. Yun. Opo. Oo. Eh kasi nag-comment ako siya sa kanya. Namimigay siya doon noon. Dami niyang nabigyan. Bigas. Tapos yung gusto siya. Di ba yung pandemic yun? Oo. Nakita ko siya nagsasalita. Hindi siya padaanin daw doon yung truck niya na malaki. Oo. Di ba? Tapos naawa din ako sa kanya. Di siya padaanin doon. Oo. Kasi bawal daw. Tapos, ah, nakita mo yun? Nakita ko, sir. O yung may bigas siya? Lalo na yun, namigay siya ng bigas. Sabi ko sana maabutan kami dito. Kasi dito lang kasi kami sa ano eh. Dito kasi, sir. May pinili kasi dito, mabinibigyan. Saan ba kayo nakatira? Dito lang po, sa Kainta. Saan sa Kainta? Parula, dyan lang. Saan? Dito lang po sa may barangay Santo Niño. Santo Niño ka? Ano ito po? Idol ko to si ano? Kilala ka dyan ni Kapitan pag pinagtanong-tanong ko? Ay, si Kapitan. O, kilala ako. Kapitan. Habang hawak niya ang pocket calendar ni Sir Francis Leo Marcos ay talaga namang tuwang-tuwa si ate. Ang tagal na daw niyang hinahanap at ngayon lang pala niya makikita. Base sa kanyang mga salaysay, tunay niyang isa siyang silent supporter. Alam niya ang kwento mula sa una, doon sa pagkaharang ng mga bigas. At sana nga na nalangin daw siya na minsan maabot naman siya ng tulong sa mga bigas na iyo. Ang senador, pang ilan siya? Pandalawa? Pandalawa. Eh, sino number one? Si number one, si BBM. BBM, presidente yun. Presidente. Ah. BBM. Oo, presidente si BBM. Tapos sunod siya. Sunod senador siya? Yan, senador siya. Oh, senador nga to eh. Oo, kasi si BBM, presidente naman. Ha? Ito pinakamaganda. Ngayon, yes. Nanonood siya. Makikita ka niya. Tingin yes. Ka dito sa linte. Manawagan ka. Anong gusto mong sabihin para sa kanya? Anong oh, idol. Tulungan mo nga ako sa idol. Pag tag-ulan, no? Wala akong bubong dito. Mabasa ako. Ito lang. Tiyaga lang ako dito sa ano, payong ko sira. Di, ininakaw yung payong ko. Ngayon, humingi din ako sa kapitbahay na baka mayroon kayo dyan ng ano, payong na pakinabangan pa. Ayun, binigyan ako sa kapitbahay namin. Tapos yun, tsaga lang ako para lang mabuhay pamilya ko. Kasi yung pamilya ko, nandoon sa Bohol. Oo, sa Bohol. Tapos nasalanta sila sa Baguio. Wala naman sila nabutan doon ng tulong. Ako nang ngutang ako ng pera dito para lang makapadala ako sa mga anak ko, makakain sila. Sira lahat ang ano doon eh, yung mga tanim sa amin. Nasalanta sa Bagyo na ulit. Kung ating matatandaan, isa ang Bohol sa tinamaan ng Typhoon Odit. Winasak ang lahat ng kabahayan at maging ang kanilang mga pananim. At isa na rito ang bahay at pamilya ni Nanay Rita. Naging dahilan kung bakit siya ay nakikipagsapalaran dito sa Maynila. Ang puhunan mo dito, saan mo kinukuha? Inuutang lang, sir. Saan? Buti na lang. Dito sa baryo, sir. Sa Kainta. Anong laban ninyo? 5-6 o ano? Ano po? Pinapautang nila ako. Kinukuha ko na yan. Dapat bayaran ko talaga. Hindi nga nila ipabalik.
Ang iba, sir, ipapanik nila mga ganito. Ibang may-ari nito. Ah, oo. Oo, i-deliver lang dito. Tapos, ito, pag di maubos, walang bayad. Itong iba, sir, hindi maubos to lahat, sir. Babayaran talaga yan, sir. Ang yung tubo ko, napunta doon sa kapuno. Oh, ibig sabihin, itong mga kakanin nito, pag iniwan sa'yo, good as speed na yan. Ibig sabihin, benta mo. Ibenta ko talaga. Pag hindi mabenta, yun ang babayaran mo. Oo. Yung iba, hindi nga nila ipabalik sa kanila kasi kinuha ko na yun, dapat bayaran ko talaga yun. Ang sabi nila. Oo. Tama. Kasi, mahirap din ano. Eh, paano kung hindi mauubos yun? Di wala kang kita. Wala akong kita, sir. Sila lang ang kumita, sir. Eh, paano ang pagkainin niyo? Ang ginagawa ko, sir, hindi ako magbayad ng insakto. Magtawad ako sa kanila, sabihin ko, yun lang muna ang iano ko, bayad ko sa inyo kasi ako paano na ako? Bibili ako ulam, bigas. Palo ka? Wala kang asawa? Hiwalay nga po, sir, eh. Ah, hiwalay na? O, iniwanan ko yung asawa ko kasi dahil hindi kami nakaintindihan. Ilan ang anak mo ngayon dito na pinubuhay mo? Wala ako sa anak dito, sir. Ah, mag-isa ka lang? Wala akong asan anak. Asan ka nakatira? Nangungupahan ka? Nangungupahan po. Sa tinitirahan mo? Oo. 4,000 ang upa na. Upa ko, sir. Bukod pa ang kuryente, tubig. Ngayon, tubig, di ba ako nagbayad eh? Eh, ba't hindi ka bumalik na lang sa inyo? Ha? Ba't hindi ka bumalik doon sa mga anak mo? Hindi po, sir, kasi bawal pa kasi umuwi eh. Pero kung magkakaroon ng pagkakataon, gusto mong umuwi doon? Oo, pag may pera ako, sir, uuwi ako sa amin. Magkano pa masahay papunta roon? Mahal kasi, sir, eh. Sa aeroplano lang, sir, 3,000 mahigit. Ang aeroplano? Kasi ano yun? Bus lang. Pa paano ka nakarating dito, bus? Aeroplano, sir. O, ng aeroplano ka punta rito? Kasi, alam mo, sir, ang primero dyan, sir, gusto ko nga, kasi mura lang ang sahod doon sa Cebu. Oo. Eh, sabi daw yung mayordoma sa agency, dalhin niya ako sa recruit siya ng mga katulong. Oo. Dalhin sa agency. Ngayon, trabaho ako agency. Oo. Tapos, sir, kontrata ako isang taon, hindi nila ako binayaran ng kontrata ko ng isang taon. Isa pa masaklap na karanasan ni nanay kung bakit napunta siya sa Maynila ay dahil pala sa agency. Nirecruit siya at dinala dito sa Maynila para magtrabaho. Ang pinakamasaklap, umabot sa isang taon na wala siyang natanggap na sahod. Ano lang ang kulang, ma'am, bakit di mo ako patapusin na lang isang taon? Sabi niya, hindi pwede kasi wala na kaming pambayad sa'yo. Paano na yung ano? Sabihin ba yung sahod mo? Hindi rin akong insaktuhan pagbayad, sir, eh. So, pero yung aeroplano mo, agency ang nagbayad? Agency, libre. Pero bayad na yun, binayaran na. Oh. Agency, nag-ano yun nun? Salary deduction, binawas sa sahod mo? Oo, binawas. Sabi na sa pinasukan ko na amo ko, malaki ako nabayad sa agency sa'yo, tapos ang sahod mo na lang ngayon, 4,000. Bakit 4,000? Ang usapan natin, 5,000 doon. Oo. Tapos sabi niya, malaki kong bayad doon sa'yo sa agency. Naku, ano ba yan? Parang niloloko nila ako. So, paano ka napunta ng Gainta? Paano ka nagpunta? Lumayas din ako doon, sir, kasi mayroong nagugulo sa akin nga. Parang mga hindi ako nagustuhan doon ang amo ko doon. Hanap na naman ako ng matino na trabaho, paamo. Yun, nakapasok ako ng trabaho dito sa... Santo Niño? Dito sa may Greenland. Oo. Greenland. Ngayon. Iniwanan din ako sa amo ko, sir. Bakit? Nandoon naman sila nagtrabaho sa Dubai, sir. Tapos dadalhin ako doon sa amo ko na babae. Ayaw mo? Ayaw din sa amo ko lalaki kasi sabi niya, anong gagawin niya atin doon? Dahil walang kulos makina ang ginagamit doon sa... Oo. Ay, sir. Insister. Magpaminta naman ng ano mo, ano? Opo, sir. Maghapon ko dito, papaubos ko talaga, sir, parang... Pag naubos mo naman yan, magkano ang kita mo?
Magkano to? Mga ano, sir? Mayroong mga 30 yan, sir. Ano pa, sir? Magkano kita mo pang naubos yan? 350, sir. Pag matumal, sir, 250. Sige na, sige ha. Okay. Salamat, sir. Taga lang. Ha? Taga lang. Salamat talaga, sir. Okay, sige. Dahil sa mga oras na yun ay marami nang bumili kay nanay. Tinapos ko na ang aming pakwintuhan. At sobrang awa ako sa kanya. Si nanay kasi ay talagang biktima ng mapaglamang na lipunan. Subalit sana ang dalangin ko dumating ang takdang araw na makauwi siya sa kanyang lugar. O kung dili sana ay dumating din ang araw na magkaroon siya ng isang trabaho na maaaring makabuhay sa kanya at sa kanyang pamilya. Sa aking pagbabalik, sana ay mapasaya ko si nanay. Ito ang aking itinanim sa aking isipan. At samahan niyo ako sa susunod kong paglalakbay, pagkat nais nating bigyan ng munting regalo si nanay na maaaring makapagpasaya sa kanya.